Hey, what's up guys? For today's video ay pag-uusapan po natin tungkol sa ating Facebook. So, isa ka rin po ba sa gustong magkaroon ng lock profile icon sa ating mga Facebook account? Pero ang problema ay tinanggal na nga po ito ni Facebook. Pero may bagong update ulit si Facebook at ngayon ay binalik niya ulit yung mga lock profile icon sa ating Facebook. Pero ulit, ang problema ay hindi po siya gagana sa mga naka-turn on yung mga professional mode sa kanilang Facebook account. So, ipapakita ko po sa inyo ganito. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba gagana lang ang ating mga lock profile. So, meaning, gagana lang po ang professional dashboard sa mga naka-turn off. So, ipapakita ko po sa inyo, puntahan na po natin yung ating tutorial. Hey, what's up guys? For today's video, pag-usapan po natin ang bagong update ngayon ni Facebook. So, meron na pong lock profile ulit or binalik na ni Facebook yung lock profile. Ano nga ba ito? At paano? Okay. So, sa video na to, binalik nga ni Facebook yung lock profile pero may problema. Ang problema po ay hindi po siya gagana sa mga naka-turn on yung professional dashboard. So, papakita ko sa inyo. Punta tayo sa ating Facebook account. So, i-click po natin to. Yan. Dito, hanapin po natin yung 3-dot. O, i-click natin to. Ito. Yan. So, dito makikita nyo wala pong nakasulat o nakalagay na lock profile. Bakit po wala? Kasi sabi ko lang po kanina, hindi po siya gagana sa mga naka-turn on na yung kanilang mga professional dashboard. So, sa madaling salita, gagana lang po yung lock profile sa mga naka-turn off yung professional dashboard. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya yung isa kong account na hindi pa po naka-turn on yung professional dashboard. So, ipapakita ko. So, bali itong account ko na to is naka-on na po yung kanyang professional dashboard. So, pupunta po tayo sa isa ko pong Facebook account. So, dito tayo. Yan. So, ito po yung update ni Facebook. Actually, dati na po talaga itong meron yung lock profile. Kaso, tinanggal ulit ni Facebook. So, ngayon, binalik niya. Pero ang problema, hindi nga lang po gagana sa mga naka-turn on yung professional dashboard. So, ito po yung isa kong account na hindi ko pa nato-turn on yung kanyang professional dashboard. So, ipapakita ko po sa inyo. So, makikita nyo dito, ayan, wala pong turn on yung professional na nakasulat dyan sa ating pinaka-settings. So, balik po tayo. So, punta tayo dito sa may profile. So, dito sa may 3-dot, i-click po natin. So, mapansin nyo is meron pong lock profile na nakasulat po dyan. O, diba? Pwede na po tayong makapag-lock ng profile sa ating Facebook. Pero, ang problema, kailangan is naka-turn off yung professional dashboard para po gumana yung lock profile. So, makikita nyo po dito is nakasulat is turn on professional mode. Kasi nga po, hindi ko pa siya na to turn off. I mean, nato-turn on. Hindi ko pa siya nato-turn on. So, ang gagawin po natin, ipapakita ko sa inyo. So, i-click po natin yung lock profile. Then, ito. So, ayan. Lock profile. Nakalock na po yung ating account. Ito po yung bagong update. So, paano natin malalaman? So, i-click po natin dito sa may 3-dot. So, ayan. Kung nakikita nyo itong turn on professional mode, so professional mode is not available when you lock your profile. So meaning, kapag once naka-turn on po yung inyong professional mode, hindi po gagana ang lock profile. Para lang po ito sa mga naka-turn off yung kanilang professional mode. So ganun lang po kadali. Sana nakatulong itong video na to. Please, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated kung meron tayong panibagong video tutorial. Thank you so much guys!